Okay. Kung kayo po ay mapanaw ngayong oras na ito, o sa araw na ito, ano ba ang may papamana ninyo sa inyong mga anak? Maraming tao nag-ahunda, nagsisika para magkaroon ng maraming kayamanan, at sa ganun, ang kanilang mga anak ay hindi rin maghila at meron silang mamanahin. At yun ang kanilang pinagsisikapan. Iba naman, talagang ginagawa nila lahat ng paraan para ang kanilang pangalan ay maging malinis sa lahat ng tao, sa mata ng tao, at para yun ang may pagmalaki ng kanyang mga anak na malinis ang pangalan ng kanyang magulang. Dati ito may katuhanan, pero hindi ito ang pinakadakilang pamana natin sa ating mga anak. Paano kung halimbawa, wala kang pera? Paano kung halimbawa, hindi maganda ang iyong pangalan? Ano mangyayari sa mga anak natin? Natignan natin ang banal na kasulatan kung ano yung pinakadakila, pinakamahalagang pamana sa ating mga anak pag tayo ay lumisan na sa daigdig na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Chronicles chapter 14 sa Old Testament. 2 Chronicles chapter 14 at babasahin natin ang verses 1 to 15. Nandiyan na tayo lahat. Ganito ang sabi, medyo mahaba ito, pero kailangan natin basahin ang buong kabanata. Kaya natulog si Abias na kasama ng kanyang mga ninuno at kanilang inilibing siya sa lungsod ng gabi. At si Asa na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Sa kanyang mga araw, ang lupain ay nagpahinga ng 10 taon. At si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Inalis niya ang mga ibang dambana at ang mga matataas na dako at minasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste at inutusan ng Huda na harapin o hanapin ng Panginoon ang Diyos na kanilang mga ninuno at uparin ang batas at ang utos. Kaya rin inalis sa lahat ng bayan ng Huda ang matataas na dako at ang mga dambana ng kamanyang at ang kaharian ay nagpahinga sa ilalim niya. Siya'y nagtayo ng mga lungsod na may kuta sa Huda sapagkat ang lupain ay nagkaroon ng kapahingahan. Siya'y hindi nagkaroon ng pag-ipagtikma sa mga taong iyon sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan. At sinabi niya sa Huda, itayo natin ang mga lungsod na ito at palibutan ng mga pader at mga muog, mga pintuan at mga halang. Ang lupain ay sa atin pa rin sapagkat inalap natin ang Panginoon nating Diyos. Ating hinalap siya at binigyan niya tayo ng kapahingahan sa lahat ng dako. Kaya sila'y nagtayo at umunlad. Si Asa ay may hukbo na binubuo ng 300,000 mula sa Huda. May sandata ng mga kalasang at mga sibat. At 280,000 mula sa Benyamin na may dalang mga kalasang at pana. Lahat ng mga ito ay mga lalaking malalakas at matatapang. Si Zera, na taga-Ethiopia, ay lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1,000,000 katao at 300 karuahe. At siya ay dumating hanggang sa Maresia. At lumabas si Asa upang harapin siya at sila'y humangay sa pag-iipagdigma sa dibis ng Sipata sa Maresia. Si Asa ay tumawag sa Panginoon niyang Diyos. Panginoon, walang iba liban sa iyo na makakatulong sa pagitan ng malakas at ng mahina. Tulungan mo kami, o Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo at sa iyong pangalan ay pumarito kami laban sa karamihan ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Huwag mong papagtagumpayin ang tao laban sa iyo. Kahit ginapin ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at sa harapan ng Huda. At ang mga taga-Ethiopia ay nagsitakas. At si Asa at ang mga tauhang kasama niya ay humabol sa kanila hanggang sa Giral. At ang mga taga-Ethiopia ay nagwal hanggang sa walang naibang buhay. Sapagkat sila'y nawasak sa harapan ng Panginoon at ng kanyang hukbo.
ang mga tigahuda ay nagdala ng napakaraming samsang. Kanilang tinalo lahat ng lungsod sa palibot ng Gilad, sapagkat ang takot sa Panginoon ay nasa kanila. Kanilang sinamsaman ang lahat ng bayan, sapagkat napakaraming samsang sa kanila. Kanila rin sinalakay ang mga toga ng mga tao may mga hayop, at nagdala ng napakaraming tupa at ng mga kamelyo. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo nalangin. O Panginoon, batid ninyo sa inyong mga tao, wala kami may pamamana sa aming mga anak na mga material at kayamanan, maging sa pangalan, Panginoon, malinis na pangalan. Lahat kami tapos, Panginoon, kami nabubuhay lamang sa iyong biyaga. Kaya tulungan nyo kami na may pangalan sa aming mga anak. Ang kayamanan kayo po nagkaloob na siya namin gagawin. Tulungan nyo kami na maunawaan ang mga salita ninyo ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Nakaramihan, naging biruan na talagang totoo talaga na ang pinakamakulit at pinakamagulong anak sa iglesia ay anak ng pastor. Totoo yan. At yung makikita natin sa mga iglesia na pinakamalikot, pinakamaingay, karamihan ay mga anak ng pastor. Bakit? Pastor siya at hindi niya naturuan. Nahilig siya magturo sa iba, pero pamilya niya hindi niya maturuan. Pero huwag natin sisihin ang mga pastor, kaya hindi naman ang mga Kristiyano. Ang mga anak nila ay lumalaban sa kanila, hindi sumusunod sa kanila. Kung dumanuman sa iglesia, napipilitan lamang sapagkat talagang pinagasabihan na kakaya ka, ako'y Kristiyano, magulang mo, hindi kayo sumusunod. Kahit karamihan din sa mga anak, kahit malalaki na, hindi pa sila makapag-commit ng kanilang sarili sa iglesia at sa Panginoon dahil hindi katiyak ang talagang buhay. Pero hindi ganito. Hindi ganito ang ating binasa sapagkat si Abias na isang hari ng Buda, pinalaki niya ang kanyang anak na si Asa ayon sa tuntunin ng Panginoon at ayon sa halimbawa ng kanyang buhay. Si Asi Abias ay isang mabuting ama. Wala siyang may pamana maliban sa isang malinis na daan tungo sa katwiran na gupay. At ito po ang nais kong bahagi sa ating ngayong gabi na ang tanging may pamamana ni Abias kay Asa ay ang daan o ang landas na dapat ng lakaran patungo sa tagumpay. At yan din ang dapat natin may pangalan sa ating mga anak. Hindi salapi, hindi pera, dahil ang salapi at pera, pangalan, lahat yan may iwan sa mundo. Pero yung landas patungo sa tagumpay, kailanman hindi mawawala sa isang tao. Kaya bilang mga Kristiyano o mananampalataya, hindi totoong pasaway ang ating mga anak at wala tayong magagawa, kundi ito'y nakadepende sa ating pagtuturo at pagsasanay. Ngayon, itong si Asa, siya ay naturuan ng kanyang ama. At tignan natin kung ano yung kanyang ginawa sa buong pagkahari ni Asa bilang hari na kanyang minana sa kanyang ama. Siya'y lumakad sa landas tungo sa tagumpay. Now, paano ginawa ni Asa at paano din natin gagawin na tayo lumakad sa landas tungo sa tagumpay? Na mayroon tayong apat na dapat gawin na makikita natin sa buhay ni Haring Asa. Una, mabuhay sa katwiran. Ikalawa, maghanda sa digmaan. Pato, magtiwala sa Panginoon. At pang-apat, magpasakop sa resulta. Matingnan natin sa isa, paano ito ginawa ni Haring Asa? Una, natutunan ni Haring Asa mula sa kanyang amang si Abias ang mamuhay sa katwiran. Ating basahin ang verses 1 hanggang 2. Paano siya namuhay sa katwiran? Ang sabi sa verse 1 and 2, kaya natulog si Abias, ito yung ama ni Asa,
Nakasama ng kanyang mga ninuno at kanilang inilibing siya sa lungsod ni David. Yun po ang isang tanda na ang tao ito ay isang matuwid na tao. At ang kanyang katwiran, ipinamanan niya sa kanyang anak. Itinuro sa kanyang anak. Verse 2, at si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Ano nakita natin? Itong si Asa, namuhay siyang matuwid sa kanyang paghahari. At hindi lamang siya namuhay na matuwid, kundi siya ay gumagawa ng mabuti. Natandaan natin na ang sabi dito, nang mamatay si Abias, nagpahinga ang bayang Huda sa loob ng 10 taon. Pero kung si Asa, hindi siya naging kampante sa panahon ng kasaganaan at panahon ng katiwasayan. Kumbaga, panahon ng bakasyon. Karamihan sa atin, kapag tayo ay nasa kapahingahan, magandang buhay, aba, kampante tayo sa ating sarili. Hindi natin maalala kung anong dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Pero itong si Asa, bagamat siya ay siya ay namuhay o sila ay namuhay ng 10 taong tahimik na walang kaaway, dahil yun ang minana mula sa kanyang ama, dahil sa kanyang katwiran, ay hindi siya nagpabaya sa kanyang sarili. Ang sabi sa ating text, nilinis o namuhay si Asa sa katwiran at gumawa ng kabutihan. At pagkatapos, ang sabi sa verse 3, inalis niya ang mga ibang dambana at ang matataas na dako at minasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste. Ito ang buhay ni Asa. Hindi siya nagpabaya, masarap ang buhay, walang tahimik, walang kaaway, walang problema, walang pagsubok. Pero hindi siya nagpabaya. Yun ang pagkakataon niya na linisin ang buong bayan sa mga idol, sa mga Diyos-Diyosan. Nilinis niya ang lahat ng ito, pero siya muna ang unang naglinis ng ganyang sarili. Siya yung namuhay sa katwiran at namuhay sa mabubuting gawa. Now, hindi natin mapapasunod ang ating mga anak kung hindi muna tayo ang naglinis ng ating buhay. Bakit ginawa ni Asa ito? Dahil yun ang nakita sa kanyang amang si Abias. At hindi lamang niya inalis ang mga idolo sa lugar na yon, sa verse 5, yun ito pang sabi. Kanya rin inalis sa lahat ng bayan ng Huda ang matataas na dako at ang mga dambana ng kamalyan. At ang kaharian ay nagpahinga sa ilalim niya. Lalo pang nagpahinga. Lalo pang nagkaroon ng kapayapaan ng buhay ni Asa. Now, anong kaugnayan ito sa atin? Kadalasan sa atin, kapag masarap ang buhay natin, masagana ang buhay natin, kampanti tayo, at doon natin ginagawa yung mga bagay hindi dapat natin gawin. Sapagkat marami tayong pera, marami tayong panahon para gawin ang mga bagay na gusto natin gawin, gusto ng laman. Karamihan sa pahinga at kagandahan ng buhay, dito tayo namamasyal. Dito tayo naglulumaliw sa lahat ng dako. Pinupuntahan natin mga bagay, bakasyon dito, bakasyon doon, ligo dito, ligo doon. Yung kadalasan ginagawa natin. Pero hindi si Asa, nilinis niya mga idolo. Yun ang time, mga kapatid, na habang wala tayong pagsubok, wala tayong problema, wala tayong kaaway, dapat itong panahon na dapat nating linisin ang ating sarili sa pamumuhay pananampalataya. Katulad ng pagiging kampante sa buhay natin. Nagiging kampante tayo, nagiging tamad tayo sa pananalangin, sa ating devotion, sa ating family devotion, na tuloy ng mga Kristiyano, pero hindi ginagawa ang family devotion. Dahil masarap ang buhay eh. Nandun palagi ang mga idolo. Ang idolo ng biruan natin ay ang ating sarili. Masyado natin sinasamba ang ating sarili kapag magandang panahon. Ginagawa natin ang lahat ating gustong gawin.
At hindi lang yun. Anong pang ginawa ni Asa rito? Kaya nilinis ang bayan sa mga idolo, sa mga kasalanan. At hindi lang yun. Sa verse 4, ang sabi, at inutusan ang Huda na hanapin ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga linuno at tuparin ang batas at ang utos. Dito nila ay pinamumuhay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hinahanap nila ang Diyos. Alam, kadalasan sa atin po, kapag magandang panahon natin, ayaw natin ang Diyos. Masarap ang buhay eh. Kaya wala sa atin ang pagsamba. Pero dito, kay Asa, pinalakas niya ang kanyang bayan sa pagsamba sa Diyos. Pinalakas niya lalo. Kung kailan masarap ang buhay, doon niya pinalakas ang mga tao sa pagsamba. At alam niyo ba, itong si Asa, kaiba eh. Sa atin kasi, kapag mayroon tayong problema, doon tayo nagpupusiging mamuhay ng matuwid, pinipilit natin na tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, sumasamba tayo, mainit tayo. Pero hindi, si Asa, kahit sa kapahingahan, kagandaan ng buhay, doon niya lalong ginawa ang pagsamba at paglilinis ng buhay. Kaya napakasarap ito dahil dito, sinunod ni Asa ang una at hanggang apat na utos ng Diyos. Exodus chapter 20, ano yung una hanggang apat na utos ng Diyos? Tingnan niyo ang sabi. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Anong ginawa ni Asa? Tinanggal lahat ng mga idolo. Lahat ng mga santo-santo sa kanilang buhay. Maging kanilang mga sariling kasalanan na siyang naging idolo, inalis niya. At hindi lang yun. Huwag kang gagawa para sa inyo sarili ng inupit na larawan o anumang kawagis ng anumang nasa langit sa taas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilan ng lupa, inalis lahat ito ni Asa. Lahat po ng mga idols, lahat ng mga Diyos-Diyosan, tinupad ni Asa, tinanggal ito. Kailan? Nung masarap ang buhay. Pero sa atin, hindi. Kapag masarap buhay natin, ay lalong dumadami ang ating mga Diyos-Diyosan. Marami tayong bisyo na ginagawa natin Diyos. Kampante tayo. Nararating natin ang mga lugar na gusto natin na may pera, masarap ang buhay, kumikita. Pero si Asa hindi. Kung kailan sa sagana, alam niya doon ang panahon ng pagkakasala kaya doon siya naglinis at pinilakas niya lalo ang pagsamba ng kanyang bayan. At ang sabi sa verse 5, huwag silang yunyukuran o paglingkuran man sapagkat akong Panginoon ng Diyos ay Diyos na mapaniguin hanggang sa pagdating sa ikang-apat na utos. Ano yung ikang-apat na utos? Ipanginin ang araw ng kapahingahan. Pagsamba. Sabat din. Itong ginawa ni Asa. Ito po yung paglakad natin sa landas tungo sa tagumpay. Unang-una, mamuhay tayo sa katwiran sa panahon na sagana, masigla, kumikita, payapa ang buhay natin. Pagdating sa bakasyon kasi, kung saan sa atin napupunta lalo, di ba? Lalo pa, weekly vacation, yung weekends, anong ginagawa ng mga tao pagdating ng Saturday and Sunday? Hindi sila ma-attend, hindi sila masamba, dahil yun lang daw ang araw ng kanilang pahinga. Kung kailan magpahinga, siya nawawala sa Diyos. Tanda natin. Kadalasan ganun ang buhay natin. Kung wala tayong problema, hindi tayo tumatawag sa Diyos. Pag may problema, naku, nagmamakaawa tayong gusto. Baga ba tama? Pero parang awkward yan. Imbis na masarap ang buhay, ay dapat natin doon natin ibigay ang buong pagmamahal natin sa Diyos. Na pinaka-epektibong pagbabago ng tahanan ay nagsisimula sa mga magulang, sa ating mga sarili. Hindi tayo pwedeng magturo sa ating mga anak na dapat natin gawin, na dapat lang sundin ng Diyos, hanggang tayo muna ang hindi ang sumusunod sa Diyos. Si Asa ganun ginawa niya, sarili niya muna bago niya inutusan ang mga bayan na tanggalin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. At sila ay sasamba ng higit pa sa kanilang pagsamba noon. Na ito yung pinakaunang hakbang para tayo makapagpamana sa ating anak ng landas tumo sa tagumpay. Hindi po kayamanan ang pinakamalagang pamana dahil iiwan din nila ang anak mo.
Hindi rin ang iyong magandang pangalan. Dahil mismo anak mo, sisirain na iyong pangalan. Pero kung yun lang das, yung anak mo patuloy na lalakad sa magwita ng das. Patuloy na lalakad sa daan ng inyong. Sa tuwing na daan. So yun po yung unang ginawa ni Asa. At yun din dapat nasin gawin. Mabuhay sa katwiran. Kailan? Sa panahon ng sagana. Ikalawa, maghanda sa digmaan. Alam nyo, yun po yung ginawa ni Asa na pagtrabaho niya sa loob ng panahon ng kapahingahan, lalo pa siya nagkaroon ng pahinga. At dahil nagpahinga, may paghanda. Nakahanda siya. Diba? Kung ikaw ay isang atleta, aba, kailangan mo nang magkaroon ka ng magandang pahinga ng katawan para lumaban, para makasapa. Itong ginawa ni Asa. Basahin natin verse 6 hanggang 8. Ganito ang sabi. Siya ay nagtayo ng mga lungsod na may kuta sa ruda sapagkat ang lupain ay nagkaroon ng kapahingahan. See? Kailan niya itinayo? Ang mga kuta at ang mga bayan ang kuta sa ruda sa panahon ng kapahingahan. Siya hindi nagkaroon ng pagkikidigma sa mga taong yun sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan. At sinabi niya sa Huda, itayo natin ang mga lungsod na ito at paliputan ng mga pader at mga muog. Mga pintuan at mga halang ang lupain ay isa sa atin pa rin sapagkat hinanap natin ang Panginoon nating Diyos. Ating hinanap siya at binigyan niya tayo ng kapahingahan sa lahat ng dako. Kaya sila'y nagtayo at umunlad. Kanino nagpumula ng kapahingahan? Sa Diyos. Handa natin yan. Kaya hindi po masama ang sumamba kahit kapahingahan niyan dahil ang Diyos ang nagkaloob niya. Paano kung wala kayo pag walang pahinga ang tao? Sige, 7 days a week, 24-7, trabaho kayo ng trabaho. Tignan natin kung basahan kayo Pero pasalamat tayo, may isang araw na binigay ang Diyos. Para makapagpahinga tayo sa ating physical, makapagpahinga tayo ng isipan, makapagpahinga tayo ng damdamin, makapagpahinga tayo ng ating kaluluwa. Then, verse 8, si Asa ay may hukbo na binubuo ng 300,000 mula sa Juda. Meron na siyang 300,000 ng mga hukbo. May sandata ng mga kalasang at mga sibat, at 280,000 mula sa Benjamin na may dalang mga kalasag at pana. Lahat naman ito ay mga lalaking malakas at malatapang. Bakit malakas ito? Inihanda ito ni Asa. Lahat ng sundalo mayroong armas. Lahat nakahanda. Siya ay nakaipon ng 300,000 ng mga sundalo. Now, ano po yung ginawa ni Asa? Kalawa. Namuna, namuhay siya sa katwiran. Ikalawa, naghanda sa digmaan. Alam nyo, pagka masarap ang buhay, kadalasan eh, lumalakit siya natin. Dahil kampante tayo. Di ba? Hindi tayo naghanda. Eh, sarap eh. Baka pakain niyo ba lang kayo ng lechon araw-araw, buhay nito. Ang ulam nyo, umaga, tanghali, lechon, di kaya adobo, di kaya yung umaalog ng mga taba na yan, at saka yung mga galing sa KFC ba? Hindi kayo na lang magkabaho, kain na lang, kain. Di ba? Ang sarap talaga. Sa buhay na gano'ng makain yung pera. Pero itong si Asa, hindi siya nagpabaya sa paghanda. Sapagkat, kung nakikita niya ang alon, ang dagat ay mayroong alon, ang buhay din mayroon din pagsubok. Hindi mawawalan ng alon ng dagat at hindi rin mawawalan ng pagsubok ang tao. Yan ang ating katambal. Kaya itong si Asa, sa habang ng panahon ng kanyang pamamahinga, doon niya ibinuhos ang paghahanda. Para pagdating sa kaaway, pagdating sa mga problema, abay matatag sila. At sa kanyang paghahanda, 300,000 men. Hukbo. 300,000 na hukbo. Anong ginawa niya? Tingnan niyo ang sabi sa verses. Sa kanyang paghahanda. Siya'y nagtayo na mga lungsod na may kuta sa Juda sapagkat ang lupain ay nagkaroon ng kapahingahan.
siya hindi nagkaroon ng pagiging pagdigma sa mga tao yun sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kaparingahan. Sinamantala ni Asa yung pagpapala ng Diyos. Sinamantala niya na kanyang palakasin ang buong bayan. Nang paano tinaklay ito, mga kapatid? Tama kayo eh. Hindi kami makapag-family devotion, pastor, kasi busy kami. Gabi na kami kung dumating. Maagang-maagang kami aalis. Pagod na kami sa trabaho. Pero imposibleng walang pahingang binigay ang Diyos sa atin. At ang pahingan yon ay hindi pagpapalaki ng ating katawan, ng ating diyan, kundi pagpapalusog ng ating kaluwa, sampo ng iyong pamilya. Kung kaya may pahinga, abay itong busy si Asa na pinalakas niya ang buong bayan, nagtayo siya ng mga kuta, nagtayo siya ng mga bayan. Pinalakas niya ang kanyang pamilya, pinalakas niya ang kanyang kalihan. Kahit walang banta ng kaaway, ikinuha niya ito eh. Isa natin ito eh. Sarap ng buhay yun, wala nang problema. May problema ba tayo nakikita? Wala. O di, sige, enjoy! Yeah. Sky's the limit! Pero sa taong nagmana ng landas tungo sa tagumpay, kanya itong binagawa. Yan ang kabutihan ng magulang na nagiging isang modelo sa kanyang mga anak tulad kay Abias. At ito ang ipinamuhay ni Asa. Binigyan sila ng kapahingahan pero hindi na sinamantala yung kapahingahan kundi sila ay nagtrabaho. Pinakilos niya ang bayan. Bagamat pinagawa niya ng maraming lungsod at dagdag pa ng lungsod at mga kuta, pero pinakilos niya ang kanyang bayan. Verse 7, hindi na sabi ko. At sinabi niya sa Huda, itayo natin ang mga lungsod na ito. At palibutan ang mga pader, ang mga buo, mga pintuan at mga halang, ang lupain ay sa atin pa rin sapagkat hinanap natin ang Panginoon natin Diyos. Bakit sila, bakit nila taglay ang bayan? Dahil hinanap nila ang Diyos. Bakit na natin yung pagpapalang yun sa kanila? Dahil hinanap nila ang Diyos. Ating hinanap siya at binigyan na tayo ng kapahingahan sa lahat ng dako. Kaya sila'y nagtayo at umunlad. Yun ang ganda. Umunlad pa. Dahil hindi nila ginamit sa kanilang kalayawan ang kapahingahan sa loob ng Diyos. Ang biyayang sa loob ng Diyos. Kundi, inutusan niya, itayo natin! Pero tingnan niyo ang salita. Itayo natin. Hindi siya nagsabi sa mga tao, itayo ninyo! Magbago kayo! Ayusin yung buhay niyo! Kundi, ayusin natin buhay natin. Itayo natin ang ating buhay. Kasama ko ang leader. Nag-utos siya, pero una muna siyang gumaganap sa kanyang iniutos. Kaya po mahirap pong magturo eh sa ibang tao dahil tatlo yung nakaturo sa atin pabalik. Mahirap pong tanggalin ang puwing ng iyong kapwa kung gatrosong puwing ang nasa iyong mga mata. Mahirap kang pumuna at magsira o magtuwid sa iba na sarili mo hindi mo may tuwid. Yan si Asa. Itayo natin ang mga pinatibay niya. Ang lupain ay sa atin dahil tayo ay naghanap sa Diyos. So gamitin natin. Ihanda natin ang ating mga sarili. At nang sa ilang paggawa ng pagpapatibay ni Asa sa kanyang bayan, lalo pa sila kumunlad. Subukan nyo, mga tatay, dahil tatay talaga ang number one inutusan ng Diyos na sila ang mauna pagdating sa family devotion. Subukan ninyo, nag-family devotion kayo sa inyong anak araw-araw. Sabi mo sa tingko, tiyak may mababago ugali sa anak ninyo. Pero hindi nyo nakikita ang gawa ng anak ninyo kasi hindi nyo ginagawa na dapat nyo pulukulin ang gawin sa inyong anak. Kaya sabihin nyo lang, paglapit yan, magbabago rin yan. Maligat.
Kaya sa balik pa lamang, kung hindi mo yan tinutuwid, makita mo, pag nakinon, maaaring prostitute, maaaring drug addict, maaaring kriminal, maaaring nasa ospital o sa simiteryo. Ang sabi ng Panginoon, train up your child, the way they should go. Nasa atin po ang pag-asa ng mga kabataan. Pagpong sinasabi, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan, eh paano ang kabataan ito maging pag-asa ng bayan kung pinababayaan sila ng kanilang mga magulang? Pero nung si Asa, hindi siya nagpabaya. Lalo nang pinakilos ang kanyang bayan. Naghanda sila sa digmat. Alam ni Asa, mayroong darating at may darating na kaaway sa buhay. Huwag niyong sabihin, kung kayo nakapagpahinga ng 10 taon, na nagana kayo 10 taon, eh, hindi mauubos yung kasaganaan niyan. Darating at darating ang panahon. Mauubos yan. Kaya dapat ngayon pa lamang, ipaghanda na yan. So ganito ang ating gagawin para sa iglesia, sa ating iglesia. Kailangan mayroong laging preaching, laging mayroong pangangaral bilang para ihanda ang mga tao, palakasin sila sa kanilang pananampalataya, palakasin sila sa kanilang relasyon sa Panginoon, para pagdating ng problema, matibay silang tumatayo sa pananampalataya. Ganon din sa ating mga anak, sa ating pamilya. Pagdating ng problema sa pamilya, hindi nagkakawatak-watak ang mga miyembro ng pamilya. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Efesos, magpalakas kayo sa lakas ng Diyos. At isa't pamagitan ng pagsuot ng baluting kaloob. Ano yung baluting kaloob? Ito yung salita ng Diyos, lahat ng turo ng Diyos, pananampalataya, kasigasigan, lahat ng kalakasan, pagtitiis, tinuturoy, yun ang dapat i-practice natin habang maganda ang ating panahon. Natignan nyo ang Bicol. Ayon sa mayor doon, walang casualties. And the record, wala ni isang na disgrasya, wala nasaktan, at hindi sila naghihina. Bakit ganyo? Wala pa man ang bagyo, eh pinagpuputol nila yung mga punong kahoy na malapit sa mga kuryente. Malapit sa mga establishment, sa mga bahay, pinutulan nila. At bago pa dumating ang bagyo, inari na nila ang kanilang mga butirin. Kaya pagdating ng bagyo, busog sila, nanagana sila, dahil sila ay naghanda sa panahon na maganda. Maganda po ang kanilang naging usok. Ngayon, yun ang ginawa ni Asa. Namuhay sa katuwiran, naghanda sa digmaan. At ikatlo, nung dumating ang digmaan, anong ginawa nila? Nagtiwala sa Panginoon. Akalaan nyo, nakapaghanda na, malakas na ng panahon, nakapag-ipon mo sundalo, maraming sundalo, 300,000, aba, eh kaya nila harapin ang kaaway, pero ang ginawa ni Asa, nagtiwala sa Panginoon. Verse 9 to 11, ganito sabi, si Zerah na taga-Ethiopia ay lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1,000,000. Wow! 1,000,000 katao at 300 karwahe. At siya dumating hanggang sa Maresia. At lumabas si Asa upang harapin siya at sila'y humalay sa pagkikipagdigma sa bibis ng sipata sa Maresia. Alam mo? Gayun mo yung 300,000 na sundalo ni Asa against 1,300,000 na chariots. Bay, bukas din, wala. Malakas, matapang itong mga tao ito. Bagamat, ganun na laban eh. Ganyan eh. Di ba? 300 against 1,000,000, 1.3 million. Di ba? Sa notala sila 300,000 lang, quarter o million lang. Bakit? Una, namuhay sila sa katuwiran. Ikalawa, nakapaghanda sila ng mahabang panahon. Ngayon, nung makapaghanda sila ng ganung panahon, hindi pa rin sila balik sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi sila mayabang. Hindi sila kampante. Lalo pang nagtiwala. At ang sabi sa 11, si Asa ay tumawag sa Panginoon ng Diyos. Panginoon, walang iba-liban sa iyo na makatutulong sa pagitan ng malakas at ng mahina.
Tulungan mo kami, O Panginoon namin Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo. At sa iyong pangalan ay pumarito kami laban sa karamihan ito. Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Huwag mong pagtatagumpayan ng tao laban sa iyo. Wow! Kalahin niyo. Punong-puno ng palataya itong si Asa. Hindi siya nagdidikta. Kundi umaasa siya at nagtitiwala siya na kung ang Diyos ang kikilos kanila, anong silpi yung kanilang 300,000? Mas makapal niya rin ng Diyos. Kaya siya ay nagtiwala sa Panginoon. Hindi pinagkatiwala ni Zera yung mahabang panahon ng kanilang mga paghanda. Yung mahabang panahon ng pagtitrain ng kanilang mga sundalo. Palay mo ba naman, ang lumabas sa kanila ay isang magdiligma ng hari ng Ethiopia. Hindi ito basta-basta ang tao ang sasalakay sa kanila. Mandirigma. At hindi lang mandirigma, grabe sa dami ng tao. Balikan natin yung verse 9. Si Zera na taga Ethiopia. Pag sinabing Zera taga Ethiopia, piling-pili yan na commander sa kabagsigan, katapangan, na siyang luluso sa bayan ng Huda. Lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1 milyong katao, 300 karwahe. At siya'y dumating sa hanggang ng Maresia. Yung Maresia po ay yung lugar na ma-divide ang Israel between the north and south. Si Rehoboam ay nagtayo ng boundary. Yung Maresia na yan, boundary yan between the south and north kingdom of Israel. At lumabas si Asa upang harapin siya at sila'y umanay sa pagigigma sa libis ng Sipata sa Maresia. Sipata naman ay isang bayan ng Maresia. At doon sila sa panig nila. Pero ating pakikita ang ginawa nitong si Asa. Alam nyo, bagamat may kaya si Asa, nakapaghanda na, pero nagpasako pa rin siya sa gawa ng Diyos. Ayaw niyang panglaman ng Diyos. Ayaw niya. So, dumating din sila sa boundary at humanay itong si Asa na parang nalaban talaga. Eh, talaga nalaban sila. Pero, ang mga kaaway nagtawanan dahil kakampi sila eh. Ito ang kaaway, nandito sila sa gitna. Talaga naman, mahirap paniwalaan. Pero, ang tiwala ni Abya, ni Asa, ay sa Diyos pa rin pagdating sa pagharap sa kaaway. Bagamat humanay sila, bilang ipakitang handa silang lumaban, pero, ang kanilang inaasahan ay ang Diyos pa rin. Sa Diyos nagtiwala si Asa. Tulad sa ginawa ni David, di ba? Nung si David, galing sila sa hanay ng mga Filisteo kay Haring Akis para makipaglaban kay Saul ng Israel, pinauwi sila. Hindi sila pinagkatiwalaan itong mga Philistines, kaya pinauwi sila sa Ziklag. Pagdating sa Ziklag, ay sunog yung bayan nila. At kinidnap ang lahat ng kanilang pamilya, mga kababayan, maging ang pamilya ni David ay talagang kinidnap. At yung mga tao nag-iyakan sila na wala ng boses lumalabas sa kanilang bibig. Grabe po ang paghihinagpis nila. Pero isa-isa sabay silang humingon kay David at si David ngayon ang sinisisi. Na kung nandito lang tayo, hindi mangyari na makidnap yung ating mga anak, kaya gusto siyang patayin ng kanilang mga kasama. Ano po rin ang ginawa ni David? Tumakbo, hindi. And David strengthened himself in the Lord. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Itong ginawa ni Abias. Nakita niya eh. Posible. Imposible talaga. Outnumbered sila. At ganun din sa buhay natin mga kapatid. Outnumbered tayo sa mga trials, sa mga problema, anumang dumating sa atin, sabihin natin maliit yan. Pero tip of the icebergs lang yung nakikita natin problema. Nakita niyo ba yung mga bundok na mga yelo? Eh, dulo lang yan, tip lang yan, pero pinakamalaking iceberg sa inside namin.
Akala natin, maliit lang yun, pero yung problema dumating sa atin, it lang yan. Hindi natin kaya. At parang sino mang tao na kakaya ng problema, talagang binabagsak siya sa iba't ibang paraan. Kaya outnumbered. Pero itong si Asaf, alam niya outnumbered siya, kahit tumawag niya, tumawag siya sa Panginoon. Alam niya nakapaghanda siya. Pero tumawag siya sa Panginoon at ipinayag niya ang kanyang tiwala sa Diyos. Tingnan yung payag niya. Verse 11, sabi niya, si Asa'y tumawag sa Panginoon ng Diyos, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makakatulong sa pagitan ng malakas at mahina. Tulungan mo kami, O Panginoon ng Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo at sa iyong pangalan ay pumarito kami laban sa karamihan ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos, huwag mong pagtatagumpayin ang tao natin sa iyo. Grabe, paano pala tayo sa Diyos? Kala natin hindi nakikita ang Diyos, pero ang nakikita natin, kaway, ang problema, palibot, nakapalibot sila. Pero hindi nasira ng loob siya, si Asa. Tumawag siya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, ay totoo siya. Mas totoo siya sa mga nakikitang bagay. Mas totoo siya na nakikitang pulpito nito. Ang pulpito nito, mawawasak, masisira. Pero ang Diyos kailanman hindi mawawasak, masisira. Totoo siya. Higit siya natin ang bagay. Kaya yung ginawa niya. Alam niya, wala silang palama sa isang video. Wala rin tayong pamana. Paano? Wala tayong laban sa mga problema gumating sa atin. Kaya dapat tayong magtiwala. Saan natutunan ito ni Asa? Natutunan sa kanyang ama, si Abias. Dahil si Abias, talagang sumusunod siya sa hakbang ni David. Winawasak niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, pinalakas niya ang kanyang bayan hanggang siya mamatay. Hindi natapos ni Abias yung gawain pagdinig sa buong Buda, kaya itinuloy ni Asa ang pinamana sa kanyang ama. Then lastly, ang daan ko landas tumo sa tagumpay, mamuhay sa kapiliran, maganda sa digmaan, magtiwala sa Panginoon, at pang-apat, magpasakop sa resulta. Tignan nyo, resulta. Di na nalangin ngayon si Asa sa Diyos. At alam na hindi siya bibigoy. Anong katibayan? Nasa kanila pa ang bayan ng Huda dahil hinanap nilang Diyos. Kaya sabi sa verse 12, kaya ginapi ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harap ni Asa at sa harapan ng Huda, at ang mga taga-Ethiopia ay nagsitakas. Ano makita natin? Noong manalangin si Asa, sampu na kanyang bayan, hindi sila mabanti. Hindi sila pumilos kung dapat nilang gawin. Yung kanilang panampalataya ay kanilang pinanghawakan at kanilang pinaghiwalaan. At dahil doon, ginapi ng Diyos ang kaaway. Ngayon tayo gumisa, di ba? Panginoon, wala ka pa, wala pang sagot ng Panginoon, talagang hindi ako namin. Kaya gagawa na kong hakbang. Eh, pagka gumawa tayo ng hakbang, boom! Nag-fail tayo. Hindi pala kaloob ng Diyos yun. Hindi talaga. Pero ang isang tao may panampalataya, nagpapasakop sa anumang resulta. At ito, si Asa. Hindi na pinamunahan ng Diyos sa pagharap sa mga kaaway. Bagamat nakahanda sila, bagamat marami din sila, may lakas din sila, pwede mo sabihin, Lord, gagawin ko ito! Tulungan mo ko! Hindi eh. Ang tulong nila, gabiin ang kaaway eh. At hindi sila ang gagabi ng kaaway. Karami sa atin, pagkakatayin ng dalangin, Lord, pagpalayin ko yung ginagawa ko ito, pagpalayin mo na dinagaya ko ito, pagpalayin mo po yung panitinilang ko, mga pagsinumali ko ito, alam nyo naman, mahila ako, tawad lamang ako, kaya walawain nyo ang aking posisyonaling pagpalain nyo. Isang pagpapalain ka, pero hindi magtatagal yung ginawa mo. Hindi magtatagal pa. Pero itong si Asa, nagpasakop siya sa gawa ng Diyos, sa resulta. Esa sa 12,
Kaya't hinapin ng Panginoon ang taga-Ethiopia sa harapan nasa at sa harapan ng Buda. Kitang-kita nila. At kitang-kita ng kaaway. Narinig nilang panalangin ni Asa. Nakita nila kung paano magtiwala si Asa. Maaaring nagtatawa sila. Tingnan mo, talagang wala. Tinatawag ng Diyos. Ang Diyos-Diyos natin, hawak-hawak natin. Samantala sila, Diyos nila, hindi nakikita. Tingnan natin kung kasagutin sila. Abay, nagulat na lamang sila. Ano bakit? May isang banda, nag-ira ng mga kaaway, ay, Israel kaaway. Alam mo kung sino naging kaaway ng kaaway? Sila mismo nag-aaway. Silang dalawa. Silang magkakabit. Magkakabit, nagpapatayin sila. Gawa ng Diyos yun sa buhay ng mga Israelita. Ipinagkatiwala ni Asa ang magiging resulta. At nakita ito ng bumuda, nakita nito ng mga kaaway. Saan tayo na nanalangin kapag may problema? Nakikita ba tayo na nanalangin kapag may problema? O puros dadal tayo, galit dito, sisi doon? Ganun ba ginagawa natin? At dahil doon, nagsitakas ang mga kaaway. Ayaw ko, paano, ano nasa lobby ng kaaway, bakit sila nagsitakas? Hindi naman lumulusod yung mga kagatunta. Hindi gumagalaw sa kanilang tinatatayuan. Ang Diyos ang gumalaw. Nakita nila paano nangyari yun. Ngayon, noong nagsitakas na, anong ginawa ni Asa at ang kanyang sundalo? Verse 13, bigtingin natin. At si Asa ang mga taohang kasama niya ay umabot sa kanila hanggang sa Gerar. At ang mga taga-Ethiopia ay nabuwal hanggang sa walang naiwang buhay sapagkat sila ay nawasak sa harapan ng Panginoon at ng kanyang hukbo. Ang mga taga-Huda ay nagpadala ng napakaraming samsam. Verse 14, kanilang tinalaw lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar sapagkat ang takot sa Panginoon ay nasa kanila. Kanilang sinamsaman ang lahat ng mga bayan sapagkat napakaraming samsam sa kanila. Kanila rin sinalakay ang mga toda ng mga taong may mga hayop at nagdala ng napakaraming kupa at mga kamedyo. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem. Ano po nakikita natin dito? Nung sila'y nanalangin, nagtiwala sa magiging resulta, sa dami ng kaaway, sa laki ng problema, wala siyang magagawa, ang Diyos ay tumugon. Ginabi ang mga kaaway at nagtakuhan sa kalang sila kumilos. At dahil nagtakuhan, ginamo lang nila ito. At kanila itong pinagpapatay. At sinamsaman nila, talagang grabe ang samsam nun. Sa panahon yun, dahil talo-talo eh. Ano pa ngayon sa atin? Ano kapag ka ang Diyos nasa atin? Kung yun ang ating hinahanap palagi, tayo nagpapasakot sa resulta, kaya natin kapiin anumang problema natin sa buhay, maging ang ating mga kasalanan, kaya natin samsaman yan. Lulumpulin yan. Ang Diyos, ibinigay niya ng kanyang bugtong na anak na si Kristo upang siyang mamatay, alang-alang sa ating kasalanan, magdadala sa impyerno. At kung ikaw ay isang mananampalataya na at taglay mo, tagumpay na ito, tagumpayin mo rin ang iyong sarili na magbago ng iyong buhay. Kaya mo yun sapagkat kasama na ang Diyos sa buhay. Kaya posible sa mga Kristiyano na hindi nagbabago ugali. Hindi nagbabago ang buhay. Pinagtagumpayan sila ng Diyos. Hindi pa rin na mapagtagumpayan ang kanilang kasalanan. Ang kanilang ugali. Mahirap yung paniwalaan niya. Ang paglapit po ng Diyos sa ating mga kasalanan, ito hindi natin gawa. Tulad ng nangyari ngayon, pinakita roon na ang Diyos gumapi sa mga taga-Ethiopia. Hindi natin gawa. Ipapayo natin ito sa Kanya. Ano mang kailangan natin, ipapayo natin sa Kanyang perfect timing, perfect will. At kapag nakita natin kumilos ng Diyos, gawin natin ang ating mga kayanan. Lahat ng ating kahinaan, samsama natin ng lakas ito para hindi na makatayo anumang mga bisyo na ito siya. Kayo ba, alipin pa rin ang bisyo?
sana tumayo kayong Kristiyano. Dahil mahirap po, hindi mo maitatago yan eh. Kung kayo ay lasenggo, maamoy talaga, amoy alak kahit sa Paris. Kung kayo yung galyo, naku, maamoy kahit isang kilometro layo na hininga nyo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako hindi ka rin yun. Kung kayo ay mahilig sa adultery o fornication, boom, baya na kabalita kung ang ginagawa mo. Hindi pa rin na lagi yan. Walang hangin nakikinig. Lumalabas yan. Nakakahiya. Magtiwala tayo sa Diyos. Kung ikaw ay sumampalataya at ikaw ay nilinis ng Panginoon, dinisin mo rin ang sarili na yan. Huwag kang magpabaya. Lumakad sa landas tumos tagumpay. Mamuhay sa katwiran, maganda sa digmaan, magtiwala sa Panginoon at magpasako sa resulta. So ano pong aral? Simple lang pong aral. Balikan na natin yung mga puntos natin. Una, huwag tayo maging kampante sa magandang kalagayan sa buhay kahit kumikita ka. Kahit sa overtime, nakumita ka ng konti. Huwag hayaan na kinos yung laman mo na gawin yung mga bagay na hindi mo na ginagawa bilang Kristiyano. Yun ang time eh. Mahina tayo kapag masarap ang buhay. Iwasan natin yun. Kadalasan dito tayo nagiging manuwag sa lahat ng bagay. Nagagawa natin, ano mahingi ng anak natin, bigay todo, bigay, walang pagpipigil. Kaya kadalasan, pagmasarap ang buhay, nagiging pabaya tayo sa ating spiritual life. Wala tayong pagbabasa ng Bible, wala tayong family devotion, wala tayong personal devotion, wala tayong prayer sa morning. Eh, isa na alam yan. Alam nyo kung ano yung nagpipigil sa ating pananalangin? Hindi yung kasamaran eh. Kasalanan. Ang kasalanan, taglay ng katamaran, taglay ng complacency, yan po, kasalanan lang po talaga ang kumipigil sa atin. Kaya hindi tayo makapag-family devotion, hindi tayo makapag-personal devotion, hindi tayo makapagbasa ng Bible, hindi tayo makapag-panalangin sa Diyos, dahil may kasalanan kumipigil sa atin. Huwag tayo maging kampante pag magandang buhay natin. Masarap ang buhay natin. Kasi kapatid natin, bisyo po eh, bisyo po eh. Imposible, pare-pareho lang tayong 24 oras. You make your own time. Gumawa ka ng sarili mong oras sa pagbibigay mo ng panahon para sa iyong sarili. At ikalawa, ano bang ikalawa nating puntos? Maghanda. Laging maghanda. Huwag tumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sapat yung babasa, basilaan ko ka. Unang maayon mong yung binabasa. At kapag naunawaan mong yung binabasa, nagpapakilala ang Diyos sa iyo. I can do all things through Christ. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo siya nagpapalakas sa akin. Ano po sabi ito? Panginoon sa talata nito? Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin? Magagawa ko dahil pinanakas ako ni Kristo. Kung hindi ako pinanakas ni Kristo, hindi ko magagawa lahat ng bagay. Pag yan ay pinupuray-puray ng talata niyo, Philippians 4.13, maunawaan ninyo na si Kristo pala nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Hindi sa iyo sarili. Pero kung binasa mo, I can do all things with Christ. Just thank you. Turun naman. Nantok na ako. Wala kang maunawaan. Read your Bible. Meditate. Unawain mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Huwag tumigil sa family devotion. Patibayin ninyo ang inyong mga anak. Patibayin ninyo ang inyong pamilya. Na sila ay maging masunurin sa Diyos. At lagi suriin din ang ating sarili, whether we are in the true faith. Tayo ba ay nasa tamang pananampalataya? 1 Corinthians. 2 Corinthians 13:5. Examine yourself and prove it. Patunayan mo sa iyong sarili kung ikaw nga ay nasa tamang pananampalataya. At kamatlo, sa ating buhay, dapat tayong magtiwala sa paraan ng Diyos, sa lakas ng Diyos, at hindi sa ating sarili. Hindi sa ating pinag-aralan, hindi sa ating husay, kung ano man yung alam natin, mahusay akong ganito, kapintero, mahusay akong pastor, hindi sa husay. Tayo ay lang mga sabiyahin ng Diyos. Huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili na kaya na. Eh, alam mo, isang maliit na ugatang tanggalin sa inyo, sa atin. Pagsaan mo. Wala na may pagmamalaki yung pinag-aralan mo. Wala na pinagmamalaki sa kanilang nakatawang mo. Nasa Diyos lahat. Siya may kontrol ng buong katawan natin.
At kung muna natin sumunod sa kalooban at utos ng Diyos, kahit maliit na bagay, kahit walang nakakita, gawin natin. Walang isabihin, pag-aaral na ako. Alam ko na yung text na yan. Kaya-kaya mo lang ipangaral yan. Kaya ang ibig sabihin yan. Huwag ka magtiwala sa sarili mo. Kasi isang ganyan sinasabi sa mga lalakyan, mayroon kang preconceived idea. Mayroon kang gustong ilabas. Ngayon gagamitin mo ang text para mukhang yun ang nangyari. Pero totoo nun, pinilipit mong salita ng Diyos at hindi ka gusto ng Panginoon na pinipilipit na kanyang salita. No? Then, lastly, huwag natin pangunahan ng Panginoon. Sa lahat ng resulta, ibibunga lamang ang biyaya ng Diyos sa ating mga. Wala tayo ron. Wala sa kalimpingan sa ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ang dapat mag-uunahi sa lahat ng ating mga. So, bilang mga magulang, ano ipapamanan nyo sa inyong mga anak? Kayamanan? Magandang pangalan? Hindi yan. May iiwan dito yan sa mundo. Pero yung landas tungo sa tagumpay, yan ang kanilang lalakarin. Train up your child the way they should go. And when they become old, they will not forget it. Tulungan natin ang ating anak na magmana ng ating buhay saan tayo lumalakad upang silang may katos ang ating mga katunan. Tayo lumalakad. Panginoon, salamat po sa galing ito. Tunay na wala ang pag-ibig sa ating mga buhay. Wala kami may pagmamalaki. Kundi ang tanging magagawa namin, Panginoon, ay sumunod sa inyo. Mamuhay kami sa katuwiran namin pong taglay mula sa inyo. Maghanda kami kahit sa kasaganaan ng aming buhay. Huwag kami magpabayaan po at sa aming pong mga katungkulan. At tiwala kami sa inyo, Panginoon, sa pagharap, sa kaaway. Hindi natin kaya, Lord. Wala kami kakayanan. Kundi, kayo lamang ang makagawa ng lahat ito at tulungan na kami maging masunurin. Nagamparan namin ang mga patungkulan namin. Gaano man ito kaliit. Gaano man ito kawalang halaga sa tingin ng tao. Magawa namin. At magtiwala kami sa inyo. Magpasakot kami sa resulta. Maaaring walang resulta ang aming ginagawa na pagsisikap, magtulong sa aming kapwa, pero Lord, kaming kayo naman ang nakagawa ng resulta. Kaya tulungan na kami magpasakot sa resulta na inyong nais ko nagbigay sa lahat ng aming mga hinihiling sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.